Hypertension, kidney failure, at kung ano-ano pang sakit, ilan po yan sa mga poproblemahin kapag nasobrahan sa sodium na makukuha sa mga alat na pampalasa ng pagkain. May mahalagang payo po ang mga eksperto kaugnay riyan at alamin natin yan sa ulat ni Tricia Zafra. Patis, toyo, bagoong at asin. Mga pampalasa na hindi ata pwedeng mawala sa luto at dietang Pinoy. Pero hinay-hinay daw, sabi ng bagong guidelines sa pagkonsumo ng sodium at potassium na inilabas ng World Health Organization nitong Enero. Ang sodium daw kasi na bahagi ng sodium chloride o asin, kapag napadami ang konsumo, nagdudulot ng hypertension. Kaya ang 48 taong gulang na si Mang Bong, unti-unti raw sinanay ang kanyang panlasa na umiwas sa maaalat dahil sa hypertension. Patak-patak na nga lang daw ngayon kung maglagay siya ng patis sa kanyang pagkain. Kailangan mo rin kasing kwan eh. Dito kayo. Maintain yung tamang blood mo eh para walang problema. Ayon sa WHO, hindi raw dapat humigit sa 2,000 milligrams ng sodium o 5 gramo ng asin ang kinokonsumo sa isang araw. Kung tatansyahin ang 5 gramo ng asin, wala pang isang kutsarita. At para tuluyang maging malusog, kailangan kumain ng mga pagkaing mayaman sa potassium, gaya ng beans, gulay gaya ng repolyo, at prutas gaya ng saging, papaya at iba pa. 3,510 milligrams daw ng potassium ang kailangan araw-araw. Ayon kay Dr. Leo Olarte ng Philippine Medical Association, hindi raw totoong pwedeng kontrahin ang pag-inom ng maraming tubig ang pagtaas ng presyon dahil sa sobrang pagkain ng maaalat. Makakalala pa raw ito. Ang sodium kasi or salt, no, ay maalat at ito pagka kinain na madami, sobrang maalat na kinakain natin, it will absorb water. Tubig, ina-absorb niya yung tubig. And dahil nag-a-absorb siya ng tubig, tataas ang volume ng katawan natin, no? Yung blood volume, no? So dahil pataas ang blood volume natin dahil sa tubig, tataas din ang blood pressure. Ang mataas na blood pressure ay pangunahing risk sa heart attack at stroke ayon sa mga eksperto. Maaari rin daw itong magdulot ng kidney failure. Payo ng health professionals, kumain ng tama at mag-ehersisyo. Tricia Zafra, GMA News.